Rob Pelinka mga idol, bilang na rin ba ang panahon sa team ng Los Angeles Lakers? Well, ayon nga mga idol sa isang NBA executive, ngayong season nga daw ang last season para sa front office ng Lakers na i-improve at bumalik nga sa pagiging championship contending team. Dahil kung hindi raw mga idol, ayon sa isang NBA executive, sinasabi baka alisin na rin ang team ng Los Angeles Lakers itong si Rob Pelinka bilang ang kanilang GM. Yan nga mga idol ang latest balita sa kanila. Kapag nga hindi naging maayos ang paggawa at pagbuo ng roster ni Rob Pelinka mga idol para sa team ng Los Angeles Lakers para makapag-compete nga muli sa championship, ay baka patalsigin na rin siya mga idol kagaya ni Frank Vogel. Next balita naman tayo mga idol, ito nga ang Detroit Pistons inaasahan na makakaroon ng interest dito kay Colin Sexton. Alam naman natin mga idol na itong Cleveland Cavaliers ay interesado ng i-trade itong si Sexton dahil nga itong si Garland ay pinakita na ang kanyang potential at ngayon ay ang focus na ng Cavs ay nandito kay Garland. Kaya nga mga idol, mukhang sasamantalayin ito ng Detroit Pistons at ipapartner nga mga idol itong si Colin Sexton sa kanilang gwardya na si Cade Cunningham. At mukha namang magandang idea ito mga idol dahil itong si Sexton ay talaga namang isang magaling na player. Bago nga siya ma-injured ngayong season na ito, nag-average siya ng 24.3 points per game na siguradong magiging malaking tulong nga sa team ng Pistons. Pero anyways mga idol, para nga sa ating next balita, update ng ESPN patungkol nga kay Ben Simmons. Ina-expect kasi na siya nga ay maglalaro na sa wakas sa Game 4 nga laban sa Boston Celtics. Yan nga mga idol ang latest update sa kanya. Pero yan nga mga idol ay hindi pa 100% na sigurado. Ina-expect pa lang siya mga idol dahil sa kanyang current conditioning ngayon. Mukhang maganda na ang kinakalabasan ng pag-iensayo ni Simmons. At kung magpatuloy nga daw ito mga idol, inaasahan the earliest na pagbalik ni Simmons ay maaari na ngang sa Game 4 sa kanilang ngang bahay sa Brooklyn against the Celtics. Pero anyways mga idol, yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong pananood. Bye!